Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa Bangsamoro. Ipinaliwanag ng Ministry of Health Minister Dr. Zulkarnain Abbas ang dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng COVID-19 infections na naitala sa rehiyon. Patuloy pa rin hinihikayat ng ahensya ang publiko na magpabakuna at magpabooster upang may mabisang proteksyon laban sa COVID-19 virus. Narito ang report. Base sa datos na ipinalabas ng Bangsamoro Interagency Task Force o BIATF as of September 5, nasa 16 ang panibagong kaso ng COVID-19 infections sa rehiyon. 11 dito ay mula Maguindanao, 1 sa Basilan, 1 sa Tawi-Tawi at 3 naman sa Cotabato City. Umabot na ng 172 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon. 69 na aktibong kaso sa Cotabato City, sumunod ang Maguindanao na mayroong 54 na aktibong kaso. Nasa 29 naman sa Basilan at 20 sa Lanao del Sur. Samantala, pinakamababa naman sa probinsya ng Sulu na mayroon lamang naitalang 7 aktibong kaso. Paliwanag ng Ministry of Health, OIC Minister Dr. Zulkarnain Abbas, ang naturang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon ay dahil sa early detection. Tumataas umano kasi ang bilang ng mga nagpapa-COVID-19 RT-PCR test buhat ng pagbubukas ng klase. Naging maluwang na rin umano ang pagsunod ng ilan sa mga minimum health protocols. Pwede yan po yung hindi lang po yan sa bar, that is nationwide phenomenon, no? Tumataas na naman yung ating mga cases. Yan po ay pwede po na medyo naging relax na yung mga tao, no? Pwede rin po na wala naman kasi tayong bagong strain na naitala. Pero dobleng ingat po. Yun din yung ating hinihikayat sa ating mga mamamayan na magdoble ingat, isuot ang mga mask, maghugas ng kamay, dumistansya sa ibang tao, no? At dumining, no? Pakinggan ang mga authorized po ng mga tao, hindi po yung mga usap-usapan lang. Dagdag pa ni Doc Abbas, bagamat tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 ngayon, sa rehiyon patuloy din ang kanilang paglulunsad ng mga programa upang tumaas pa ang bilang ng mga nababakunahan upang masiguro na sila ay protektado. Itong pinaslakas po ay nag-launch po sa lahat po ng provinces ng BARM, no? Meron po tayong naging ceremonial launching doon po sa BDC, Bangsamoro Government Center. Yun po ay for the region and at kanya-kanya pong launching po yung nangyari sa ating mga probinsya. Tuloy naman na hinihikayat ng ahensya ang mga residente na magpabakuna at magpabooster dahil ito lamang ang proteksyon natin laban sa impeksyon. Maliban sa Special Vaccination Days Program na inilunsad kamakailan ng Ministry of Health sa Special Geographic Area ng BARM, patuloy din ang pagpapatupad ng Pinaslakas Program sa lahat ng probinsya ng rehiyon. Johaira Sahidala, BIO News. Samantala, mahigit 500 kababaihan mula sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ang nakabenepisyo sa Kalinga Alay sa Kababaihan Program ng Bangsamoro Women Commission. Ang detalye sa report ni Jenna Datuali. Sa loob ng isang linggo, inikot ng Bangsamoro Women Commission ang mga probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi upang maghatid ng serbisyo at tulong sa mga indigent women. Nasa 530 mga kababaihan ang nakabenepisyo sa ilalim ng Kalinga Alay sa Kababaihan Program ng BWC. 130 rito ay mga senior citizen na tumanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance, 400 naman na mga byuda ng mga dating mandirigma ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front ang nakatanggap ng 25 kilo ng bigas na may kasamang hygiene kits at sleeping bags. Malaking pasasalamat po. Isa po ako sa nabibigyan ng niyaya ng... Pero sa amin po, malaking maitutulong po yun sa amin. Kasi bihira lang po ang nabibigyan ng ganito.
ayon sa BWC, layunin nilang makapaghatid ng tulong lalo na sa mga kababaihan at masigurong napapangalagaan ang kanilang karapatan at mga pangangailangan. Maraming tulong pa ang ihatid ng komisyon sa mga kababaihan sa bawat sulok ng Bangsamoro Region. Ito ay malaking tulong. Magpapasalamat po ako sa mga regional office, especially sa Bangsamoro Women Commission at saka sa FSSD na mayroon tayong activity ngayon at nabigyan natin ang tulong na tulad ng binigay natin ngayong araw. Malaking tulong ito para sa kanilang pamilyas. I hope sana po mayroon pang ibang pagkakataon na mabigyan din po natin yung mga ibang tao. Hinikayat din ng BWC ang bawat isa na suportahan at makipagtulungan sa mga leader ng Bangsamoro government upang maisulong ang adhikain na magkaroon ng maayos na pamamahala at maipaabot sa mga kababayan ang tapat at malinis na paggobyerno. Nangako naman ng BWC na babalik sila sa mga island provinces upang pasinayaan ang itinatayong Bangsamoro Women Multipurpose Center na isa sa mga proyekto ni BWC Chairperson at former Member of the Parliament Bynon Caron. Ang relief distribution ay naisakatuparan sa tulong na rin ng Ministry of Social Services and Development, Ministry of Health at iba pang stakeholders. Jana Datuali, BIO News. Samantala, sa iba pang mga balita, isinusulong ngayon ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs ang pagbuo ng Indigenous Political System ng mga IPs upang masiguro ang kaayusan at mapanatili ang kapayapaan sa kanilang komunidad. Maliban dito, sinisikap din ng ahensya na maidokumento ang mga customary laws ng bawat tribo upang mapreserba para sa mga susunod na henerasyon. Narito ang report. Upang masiguro na matutugunan at mapapanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa mga IP communities, iba't ibang programa ang patuloy na pinatutupad ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs sa mga teritoryo ng mga IPs. Isa na dito ang pagbuo ng Indigenous Political Structure sa lahat ng katutubong tribo sa rehiyon na kinabibilangan ng Arumanan Manobo, Dulangan Manobo, Higayanon, Sama, Yakan at Tiduray Lambangian na layuning masiguro ang paglulunsad ng isang sistema ng pamamalakad na naaayon sa mga batas at pamamalakad ng mga IPs. Sa pamamagitan nito, makakasiguro ang MIPA na magkakaroon ng isang organisadong gobyerno ang mga IPs na makakatulong upang maiwasan na magkaroon ng sigalot sa pagpili ng susunod na uupo na siya magiging representatiba ng kanilang sektor. Yung crafting ng Indigenous Political Structure or IPS ng mga IP. Itong mahalaga itong IPS kasi dito makita yung pamamalakad ng mga IPs. Yung bang katutubong pamamalakad ng mga IPs in terms sa kanilang community, in terms sa kanilang governance. Isa sa malaking problema natin ngayon sa lahat ng mga areas na napuntahan natin ay yung pagpili ng Indigenous People's Mandatory Representative, na mas mapadali sana yan at maiwasan natin yung gulo kapag establish yung IPS, kasi ang pipili niyan kung sinong maging representative is yung IPS, hindi yung kung ano-ano na lang na grupo yung mag-endorse. Naglungsad din ng Conflict Mechanism and Dialogue ang MIPA na nakatuon naman sa pag-alam at pagsusulat ng lahat ng mekanismo ng IPs sa kung paano nila mariresolba ang mga kaguluhan na nangyayari sa kanilang komunidad. At upang masiguro na ito ay mapreserba at maituro sa susunod nilang henerasyon, nagsagawa rin ang ahensya ng Documentation of Customary Laws and Traditional Justice System na siyang magsisilbing formal na kasulatan ng kanilang mga pamamaraan at kaugalian. Isa rin sa program natin yung Documentation of Customary Laws and Traditional Justice System. So ginagawa natin ito para magkaroon tayo ng written documents tungkol doon sa mga customary laws at saka traditional justice system na ginagawa ng mga IP sa kanilang community, para nang sa ganun maitransfer natin ng maayos yung mga idea, yung mga ginagawa nila doon sa mga susunod na generation.
Pinapalakas din ng MIPA ang pamumuno ng bawat tribal leaders sa pamamagitan ng paglungsad ng Community Leadership and Capacity Building Program na siyang magbibigay ng dagdag na kaalaman sa mga liderato ng IPs sa kung paano nila mas mapapamunuan ng maayos ang kanilang komunidad. Arvin Jamarolin, BIO News. Mga kabang Samoro, trabaho alert na tayo. Naghahanap po ng medical representatives ang The Cathay YSS Distributors Company na itatalaga sa Cotabato City, Sulu, Tawi-Tawi at iba pang mga lungsod sa Mindanao. Ilan sa kwalifikasyong hinahanap ay graduate of 4-year course, may pharmaceutical background at preferably ay nakatira sa mga naturang mga lugar. Sa mga interesado, maaari niyong ipadala ang inyong resume sa zarina.manahan@cathaydrug.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang The Cathay YSS Distributors Company Facebook page. Samantala, naghahanap naman po ng administrative staff, project coordinator, statistical specialist, legal researcher at information system analyst ang Philippine Statistics Office o PSA. Sa mga interesado, ipadala lamang ang inyong mga aplikasyon sa link na makikita sa inyong mga screen. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang PSA Facebook page. Happy job hunting, Bangsamoro! Kamustahin naman natin ang panahon ngayon mula kay Jana Datuali. Jana? Johan, sa monitoring ng pag-asa nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa, ang habagat at intertropical convergence zone. Ilan sa mga lugar na apektado ang Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Palawan, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Iiral na panahon naman dito sa atin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang Southwest Monsoon o habagat at localized thunderstorm. Magdadala ito ng maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Alamin naman natin ang lagay ng panahon bukas sa Bangsamoro Region. Sa Cotabato City, nasa 24 to 33 degrees Celsius ang temperatura at 60% po ang tsansa ng pag-ulan. Sa Marawi City naman, 19 to 28 degrees Celsius po ang temperatura at nasa 90 degrees naman o 90% ang chance of rain. Nasa 24 to 31 degrees Celsius po ang temperatura sa Lamitan City at 50% naman ang tsansa ng pag-ulan. Sa probinsya po ng Lanao del Sur, maglalaro po ang temperatura sa 17 to 26 degrees Celsius at 90% po ang chance of rain. Sa Basilan naman, 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura at nasa 50% po ang chance of rain. Nasa 25 to 31 degrees Celsius naman ang temperatura sa Sulu at 53% ang chance of rain. Sa Tawi-Tawi naman po, nasa 40% ang chance of rain at maglalaro sa 23 hanggang 28 degrees Celsius ang temperatura. Sa Maguindanao, 24 hanggang sa 35 degrees Celsius ang temperatura at 60% po ang chance of rain. Sa Special Geographic Area naman po ng BARMM dyan po sa may North Cotabato, nasa 32 degrees Celsius ang temperatura at 80% naman ang chance of rain. Sisikat po ang araw bukas ng 5:35 ng umaga at lulubog naman ng 5:54 ng gabi. Balik sa iyo, Johan. Salamat, Jana. Laging handang tumulong ang Bangsamoro Rapid Emergency Action and Disaster Incidents already sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin sa tuwing may emergency. Sa katunayan, noong Agosto, umabot sa 34 regular transport service ang naisagawa ng BARM Ready para sa mga regular patients na kailangan dalahin sa paggamutan. 26 naman ang naitalang na-transport na mga cadaver at isang COVID-19 patient. Ang transport services na hatid ng Ready ay ang para sa regular patient transport, regular cadaver transport, COVID-19 patient at COVID-19 cadaver transport. Layo ng BARM Ready na makapagsilbi sa publiko sa panahon ng pangangailangan. Tinitiyak naman ng BARM Ready na sanitize ang kanilang mga transport vehicles. Sa mga nais mag-avail ng serbisyong ito, maaaring makipag-ugnayan sa BARM Ready hotline o hotline numbers na makikita po sa inyong mga screen.
At yan ang mga balitang tampok sa Pasada, alas 7, paalala mula sa Bangsamoro Government, dahil hindi pa tapos ang pandemya, ang COVID-19 virus ay nandito pa. Pinapaalalahanan ang lahat na magpatuloy sa pagsunod sa mga health protocols. Laging tandaan, panalo ang protektado, panalo ang bida. Tandaan, best fitted face mask ang isuot. I-isolate ang sarili kapag may sakit na nararamdaman. Double up ang protection gamit ang bakuna at booster doses. At i-airflow up ay padaluyan sa loob ng mga opisina at ating tahanan. Pinaslakas, sabay tayong babangon, magpa-booster ngayon. Sundan din at maging updated sa mga balita at impormasyon sa PARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Johan Unayan Dipatuan, naghahatid ng balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po.